sa ganito? Ba't mo naisipan? Looking back po, talaga pong ano, sobrang daming struggles po na dumating sa akin. Pero dahil sa kagustuhan ko po talaga, sa passion, nagsimula po ako sa school, tapos pinakilala po ako sa outside ng school. Tapos doon na po nag-start yung pagiging theater actor ko. Tapos ngayon po, tinutulungan po ako ni Tita Gay para kahit pa paano po mapunta sa mga kung saan saan project. Ano yung... Nagsisimula ko lang. At ang unang moving project niya magkagaling sa akin. Ano na ba yung mga stage plays na nagawa? Sa school po, dalawa na po. Pero ano po yan, pang children's play po, sa mga ano, orphanage po. Tapos yung outside ng school po, sa ano po, title po niya is Lampara, sa nasa Kilak Talent Productions. Ano po siya? Basically, story po siya ni Jose Rizal. Mm-hmm. So, doon nakakasal yung acting mo sa theater nila? Wala kang mga acting workshop pa na? Nag-workshop ako, pero hindi po siya sikat. Yung parang sa mga streets-streets lang sa BGC po. Tapos, doon po sa mismong theater, meron po kaming ano, parang workshop every Sunday. Paano mo nakilala si Ate Kay? Ayun nga po, ulitin ko nga po, si Mama po kasi sobrang fan po ni Nora. Ah, gawa nun. Opo. So yun na mismo yun. Doon po ako na napunta kay Tita Gay po. Talaga pong kada event, kahit ang layo-layo po namin, napupunta po kami. Ang galing. Ano yung pinakamalayo? Gusto ko din po sa Mama. Pinakamalayo po sa Bicol, sa Naga. Nung nag-pilgrimage po ba yun? Pero na-meet mo na siya in person talaga. Paano yung... paano nag-iba yung impression mo sa kanya nung napapanood mo pa lang siya on screen kesa dun sa na-meet mo siya? Siyempre po, di pa po, ano, siyempre, superstar po yun. Oo, sobrang taas po nung ano, expectation. Pero lalo pong tumaas nung nakita ko, na-meet ko po siya in person. Sobrang down to earth. Ano mas gusto mong material na as an actor? Drama, horror, action, fantasy? Base po sa mga kakayahan ko po nakita, we, ano, sa drama po, tsaka sa horror, suspense, gano'n. Ano niya? Medyo po, pero yung workout ko pa lang po yung pagluha. Ano mo na pagsasabay yung nag-aaral ko pa? Actually po, eh, sobrang sufficient na po na talaga nung oras. Lalo po ngayon sa pandemic. Mm-hmm. Sobrang... May araw po na ano online kami, tapos may araw na wala na po. Sobrang ano po, sufficient po. Talaga pong maiisasabay po, lalo po ngayon. Graduate mo ko gusto na kasi sa kanina, pero hindi ko pinapanagal. Ano pakiramdam na yung mga umabas ka na sa kanina? Mapama mo yung ilas na. Ano ginawa niyo sa hapitan? Again, kwento mo nung ginawa sa akin. Ngayon po, unang-una po sa lahat, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo, Tito Rodel, sa akin, Tita Gay po, sa opportunity po. Tapos yung pakiramdam ko po talaga kanina, sobrang kabado po. Pero yung, alam mo po yung kabado na para umaapaw yung saya sa puso po. Anong ginawa na po? Naglaro po kami dun sa ano, title po dun sa loob ng Good Time. Ay, Happy Time po. Ano, kami po yung nandun sa PMS kami po. Anong object nyo? Ay, hindi ko kalabas pa lang pala. Pwede na ba? Kasi ano may object, di ba? Napahulaan. Naglaro din ako object, dun. Alam para na LED lang. Ah, yung ano po, yung parang nanguhula po sa amin si Aubrey Miles po, tsaka si Ate Kitkat po. Hindi po, siya po yung ano, puhulaan po kami. Tapos, siya yung guest, siya yung nanguhula kung sino yung tamang umorder. Okay. Tuloy-tuloy na ba yung ano mo, konti? Ay, sorry Ate, go Ate, go muna. Actually po, sobrang ligaw ko po ako as of the moment. Kung meron pong opportunity, why not? Pero pag wala naman pong mapagkaloob ko sa akin, okay lang naman po. As long as masaya po kasi pinagawa ko. Si Guy, manager mo siya? Hindi po. Dito lang po. Advisor. Consulta. Patron. Ganun si Ate Guy. Patron sales. Ito publish it. Fairy godmother. Pero di ba hiling-hiling mo kumakot? Never ka
ba pagkakam na nakasali sa mga PBB, hindi ka sumali sa mga Starstruck? Actually po, nag-try po. Oh, pero itong day po ng audition ng Starstruck, sinikreto ko pa nga kung wala mama yun. Oo, ano nangyari? Kasi po eh, baka po di ako payagan kasi nag-aaral po ako. Eh, ang nangyari po, nung ano, pagpasok po namin doon, binigyan po kami ng script, kabisaduhin daw po. Eh, nung andun na po, kala ko kabisado ko na po na mental block po. Kaya ayun po. Ah, 21 na po ako nun, so last chance na po yun sa Starstruck po. Wala na po. Sa PBB? Hindi po ako nag-audition. Na-overwhelm po kasi ako sa 100,000 na audition daw po. Oo nga daw. Nung ano po talaga, 2017, 2018, 2019, nag-audition po ako sa Idol Philippines, sa Bidaman. Pero hindi po ako pinapaladid kasi alam ko naman kung hindi pa po ako masyado mo. Ah, so noon pa, tumasali ka na talaga, nag-audition ka na. Ano po, parang sobrang low-key na ano lang po, sali-sali lang po, 2017 yun. Doon ka nag-start magkasali, 2017. Tapos, ngayon, ito na, start na lagi Ate Guy, team si Ate Guy talaga. And instrument kaya pumasok pa talaga. Opo, sobrang thankful po ako kasi kung wala po si Tito Guy, parang wala po akong ano, direction talaga. Siya ang nag-understand tama direction, si Ate Guy talaga. Tapos na-mention din yung hotel na nag-record ka ng song. Ako, re-record. Re-record pa lang. Anong title? Wala pa kong title eh. Pero tuloy-tuloy naman yung ano mo, YouTube channel mo. Tuloy-tuloy naman po, pero as of the moment po eh, parang nababurnout po ako. Kasi sobrang dami pong sa school, tapos yung pressure po na basta di ko po alam ha? Siguro po magbabalik po ako mga ano. Pero may mga certain pinapanood ka ba? Na YouTuber? Bukod kay Ate Guy? Sila ano po, sila Benedict Kuwa, Mimiya, mga ano po sila meses. So more on daily vlog talaga yung mga pinapanood? Tsaka yung mga ano po, may kabuluan, tapos yung pampatanggal ng stress. So natanggal ba ng aso ni Mimiya yung stress? Hindi ba tayo? Pagpapatanggal sa stress. Pwede ba ang sabi natin? Yung mga social media accounts ko po is Frederick Benay Tamaya sa Facebook, sa IG, fredthumbs.pdf, and sa YouTube po, Frederick Tamaya Vlogs. Tsaka din yung nagla-live. Nagla-live po ba sa Bigo Live? Pero ngayon po, hindi masyado.